Hello, good morning sa lahat ng ating mga katambay, especially sa ating mga future criminologists, including mga registered criminologists, which is patuloy pa din na sumusuporta sa ating Facebook page, Channel Crime Tambayan. And we are 40,000 followers na ngayon sa ating Facebook page. And syempre, andito tayo ngayon sa ating word of the day. At ito ay word of the day number 103 na tayo dito sa ating Facebook page, Channel Crime Tambayan. At yung pag-uusapan natin ngayon is under pa din ng criminological classification of criminals. So, ibig sabihin, criminals na po yung pag-uusapan natin ngayon, yung mismong tao na gumawa ng krimen. Ito po ay continuation sa mga nauna nating tinatakel. And now, yung pag-uusapan natin is yung pinagkaiba naman ng tinatawag nating acute criminal at yung tinatawag nating chronic criminal. Okay? Ang acute criminal, mga future criminologists, tandaan natin, they are person who violated the laws, it's because of fit of passion. Ibig sabihin, yung acute criminal, ito yung mga tao na nakakapag-commit ng krimen, it's because dahil sa kanilang emosyon, dahil nagalit sila, dahil nasilo sila, or sa madaling salita, ang acute criminal, ito yung tao na nakapag-commit ng krimen na tinatawag nating crime by passion. Kung napansin nyo, last time nung diniscuss natin, yung crime by passion, yun naman yung act ng isang tao na nagawa niya dahil sa kanyang emosyon. Ibig sabihin, dahil sa hatred, jealousy. Pero kapag sinabing acute criminal, yung taong mismong gumawa, tao yung pinag-usapan natin dito. Pero during board exam, during my time, tandaan nyo, walang acute criminal na nakalagay doon. Kasi ang tinatanong doon, refer to a person committed a crime because of fit of passion. Ngayon, walang nakalagay doon acute criminal. Pero pwede pa din nating isagot ang criminal by passion kasi tumutukoy pa din po yun sa tao. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is ang acute criminal talaga, which is yung exact talaga na kung saan ang tao na to ay nakakommit ng krimen dahil sa kanyang great emotion, dahil sa jealousy or tinatawag nating hatred. Okay, that is acute criminal. Ngayon, pangalawa naman yung pag-uusapan natin yung tinatawag nating chronic criminal. Yung chronic criminal naman, mga future criminologists, tandaan natin, ito naman yung mga tao committed a crime which showed deliberate thinking. Ibig sabihin, ito yung mga taong nagko-commit ng krimen and they plan ahead of time. Ibig sabihin, ito yung mga tao na gumagawa ng krimen na pinaghandaan talaga nila yung kanilang gagawin. So ibig sabihin pala, kapag nakapatay ito, eh makamatantamaon talaga to into murder sapagkat meron po talagang evident premeditation or deliberately planning. Unless kung papasok yung mga elemento sa ibang crime under naman ng infanticide or parricide. Pero tatandaan po natin, ang pinag-uusapan po natin is criminals po lamang. At that is criminological po. Ibig sabihin, sociological science lang po ng mga criminals. Ano ulitin ko? Pag acute criminal, tao na nakagawa ng krimen dahil sa kanyang tinding emosyon, sa kanyang galit. Pag sinabi namang chronic criminal, tao na gumawa ng krimen dahil or tao na gumawa ng krimen na mayroong plano, mayroong should of deliberate thinking or plan ahead before committing a crime. So yun lang mga future criminologists yung ating word of the day sa ngayon. And sana nakatulong sa inyo yan at patuloy lang kayong tumambay dito sa ating page, Channel Crime Tambayan. At syempre, ito pa din yung lingkod, Mr. Word of the Day, Emmanuel de Master Schumann, Villa Easter, Villa Carlos, a CBRC National Curator, and a Registered Criminologist. God bless you all. Have a nice day ahead.